Ito pong kwentong kababalaghan na pinadala ko dito sa Pinoy Creepypasta ay hindi ko personal na karanasan, kundi sa kaibigan kong si Roger. High school ko po nakilala si Roger at mula noon ay naging magkaibigan na kami. Pareho kasi kami ng mga trip sa buhay, mapa musika man, pelikula, anime at kursong gustong kuhanin. Kaya naman nang magkolehiyo kami ni Roger ay sa iisang university kami pumasok. Hindi kami naging magkaklase ni Roger, pero alam ko ang isa sa mga kalokohan ng kaibigan ko. Napakahilig niya sa babae. Hindi lang pang two time ang ginagawa niya. Minsan ay pinagsasabay-sabay pa niya yung limang karelasyon. Pero kahit ganoon ay hindi nahuli ng mga karelasyon niya si Roger. Magaling magtago ang kaibigan ko. Yun ang madalas niyang pinagmamalaki kapag nagkakainuman kami. Minsan sinaway ko yung kaibigan ko, natigilan na yung panluloko sa mga babae. May isa kasi akong crush na nahumaling kay loko. Hindi yun alam ng kaibigan ko. Pero kung nalaman niya man noon, sigurado akong tatawanan niya lang ako at baka magbiro pa siyang ireregalo sa akin yung babaeng yun. Sa totoo lang Sir Neb ay isa yun sa kasuklam-suklam na ugali ni Roger. May mga kapatid din akong babae, kaya naman nag-aalala ko sa mga babaeng niloloko ni Roger. Ang siste pa naman ng kaibigan ko ay pagsasawaan niya muna yung babae bago bitawan. Wasak na wasak niya yung puri ng babae kung iwanan. Ang dahilan niya rin sa pagkakaroon ng maraming babae ay para daw hindi siya maumay na parabang nauubos yung mga babae sa mundo. Noong marinig kong sinabi yon ni Roger, winarningan ko siya. Tinakot at sinabi kong makakahanap din siya ng katapat niya. Pero tinawanan lang niya at sinabing lahat daw ng tatapat sa kanya ay titirahin niya. Graduating na kami ni Roger noon nung ipakilala niya si Jessa. Second year college lang. Engineering din ang kurso. Ang gandang babae, payat na chinita, maputi yung balat at hanggang batok yung buhok. Masaya din kasama at kung babalikan ko nga yung mga alaalang kasama si Jessa, eh masasabi kong muntik na akong ma-inlove sa kanya. Wala akong nakitang problema noon kay Jessa. Kung bibigyan ko nga ng rating ngayon eh, masasabi kong 10 out of 10. Ang kinaiilang ko lang ay taga-antike at hindi pwedeng gawan ng masama. Sinabi ko yun kay Roger at gaya ng madalas niyang reaksyon ay tinawanan niya lang. Gagraduate na raw ako ng college. Nagpapaniwala pa ako sa mga kulam at barang. Ano raw ako? Pinanganak ng kupong-kupong. Gaya ng ibang babaeng pinagsawaan ng kaibigan ko, tinaboy din ni Roger si Jessa nung mapagsawaan na. May bali-balita pa noon sa campus na nabuntis daw si Jessa, kaya biglang nawala. Umuwi raw kasi ng probinsya para doon ilabas yung bata. Ang ama sino pa ba kundi yung kaibigan kong si Roger. Noong kumprontahin ko si Roger kung bakit niya hindi pinanagutan si Jessa, ay sinabi niyang hindi raw siya sigurado na siya ang ama. Pero ako sigurado, dahil wala namang ibang lalaki si Jessa maliban kay Roger. At talagang kilos probinsyana pa noong maging sila. Isang linggo pa lang ang lumilipas matapos mawala si Jessa sa campus, ay nag-iba na ang lagay ni Roger. Iniwanan siya ng mga babaeng kasintahan niya. Nakatakatakang nalaman na pinagsabay-sabay sila ng mukong. Pagkatapos ng iwanan, wala na uling babaeng pumatol kay Roger. Kalat na kasi sa campus noon na nangangagat yung ari ng kaibigan ko. Parang yung movie na Teeth, pero lalaking version nga lang. Nung tanungin ko si Roger kung totoo ba yung kumakalat na chismis, ay sinabi niyang mga langgam daw ang may sala at hindi yung kargada niya. Nilalanggam daw kasi yung ihi niya at hindi niya alam kung bakit, dahil nagpatingin naman siya sa doktor at wala naman siyang diabetes. Kahit sa mga oras na nag-uusap daw kami, ay nararamdaman niyang gapang ng gapang yung mga langgam sa kanyang ari. Nangangagat pa raw yung mga yun. Kinakagat yung ulo at katawan, lalo na tuwing naiisip niyang
mambabae ulit. Kung kailan nagsimula ay noong nawala raw si Jessa sa campus. Nagpayo ako kay Roger na patignan na sa albularyo. Pero ayaw niya raw. Nakakahiya raw ipatingin. Dahil baka duraan lang ng albularyo katulad ng mga nakikita niya sa palabas. Natatawa ako noong sabihin yon ni Roger. Gusto kong sabihin sa kanya na karma mo yan dahil pinaglalaruan mo yung mga babae. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Hindi natuloy yung pagpapakonsulta ni Roger sa albularyo. Ang loko, naging addiction na yata yung pambababae. Dahil kahit kinakagat ng mga langgam yung ari niya, ay tuloy-tuloy pa rin siya sa panluloko ng mga babae. Dahil kalat na sa campus namin yung kalagayan niya, ay sa ibang university siya naghahanap ng mabibiktima. May mga pumapatol naman. May itsura si Roger Cerneb at magaling pammambola. Ang huling kwento ni Roger bago siya namatay dahil sa barang ay nginat-ngat daw ng mga langgam yung ari niya. Nararamdaman daw niya yung martsa ng malalaking langgam sa loob ng itlog niya. Pinakita sa akin ni Roger noon yung langgam na kumakagat sa kanya kasing laki ng hantik. Napangiwi ako at napaisip kung paano niyang natitiis yung ganun. Isang kagat nga lang ng langgam eh hindi ako mapakali. Paano pa kaya yung pagkarami-rami? Hindi na nakagraduate ng engineering si Roger. Ang sabi ng nanay niya sa burol ay inatake daw sa puso. Pero hindi ako naniniwala. Ang teorya ko ay tinapos na ni Jessa yung kalukuhan ng kaibigan ko. Pinaubos niya siguro sa mga langgam yung ari ni Roger. O kaya naman ay pinabulok. O pwede ring pinaharangan sa mga ito yung dadaanan ng ihi na naging sanhi ng pagkamatay niya. Nakakahiya naman kasing sabihin sa mga nakikiramay na kaya namatay ang anak ko ay dahil wala na itong ari. Masasabi ko na deserve ng kaibigan ko yung nangyari sa kanya. Pero minsan napapaisip ako, medyo sumobra naman yata. Bakit kailangan pa niyang patayin si Roger? Ang horror story po na isishare ko ay siguradong naranasan na ng halos lahat ng kapasta. Ito yung pinaka kinatatakutan ng mga nanay at tatay. Walang iba kundi ang due date ng mga bayarin. Biro lang po Sir Neb, pero seryoso po ito. Dahil nga sa due date, kaya nangyari itong karanasan namin ni Mama. Siya nga po pala, tawagin nyo na lang po akong Japet. High school pa lang ako nang mangyari ito sa amin. Panahon na sabihin na nating medyo hikaos pa kami sa buhay. Sweldo lang kasi ni Papa sa pagja-janitor ang inaasahan namin noon. Tsaka yung pagtitinda ni Mama ng kung ano-anong kutkutin. Apat pa kaming magkakapatid na lahat ay nag-aaral pa. Mapuputulan na kami ng tubig noon. Nakailang pakiusap na si Mama hanggang sa lumaki na nga yung bayarin namin at inabot na ng ilang buwan. Hindi pa kasi ganoon kahigpit yung water district. Ngayon ilang buwan ka lang na hindi makapagbayad, disconnection na agad. Ayun na nga po, dumating na yung final na palugit sa amin. Kinabukasan ay due date na talaga. Pero wala talaga kaming ibabayad dahil nagpatong-patong na yung bayarin. Naisip ni Mama na maglaban na ng mga damit namin na marumi kahit Miyerkules pa lang. Tuwing Sabado kasi yung wash day namin. Since mapuputulan na nga kinabukasan, di naglaban na kami noong Miyerkules ng gabi. Dahil marami kami sa bahay, marami rin yung labahin namin. Plus mga basahan, kortina at kumot pa. Kahit hindi pa dapat labhan, ay nilabhan na namin. Wala kaming washing machine, Sir Neb, kaya chinaga talaga namin na magkusot. Tanda ko pa na bandang alas 11 ng gabi ay pinapapasok na ako ni Mama sa bahay kasi may pasok pa ako kinabukasan. Matulog na raw ako. Kaso naaawa naman ako sa kanya kaya tinulungan ko pa rin siya. Pati nga si Papa ay tumulong na rin. Pali nga pala yung labahan namin ay medyo malayo sa pinakabahay.
Mga 4 na metro yata yung layo sa mismong bahay dahil maliit na yung space sa may backdoor. Mga 4 na metro nga siya mula sa backdoor, tapos lupa kaya maputik kapag naglalaba. Nung nagbabanlaw na si Mama, sinabihan niya kami ni Papa na mag-ipon na ng tubig sa banyo at kusina. Maghanap daw kami ng mapaglalagyan at siya naman ay tatapusin na lang yung pagbabanlaw. Wala pa yatang ilang minuto na nakakapasok kami ni Papa sa bahay, e biglang sumunod si Mama. Takot na takot yung itsura niya. Tapos sabi niya, may babae raw sa labahan. Natakot agad ako kasi ang naisip ko ay may multo. Pero sabi ni Mama, may sira daw yata sa ulo yung babae kasi hubot-hubad. Sabi ni Mama kay Papa, e paalisin daw niya. Si Papa naman ayaw kasi nga nakahubad daw. Nagagalit si Mama kasi baka raw saktan siya kapag siya yung nagpaalis. Kaya sumunod na rin si Papa. Noong palabas na sila sa likod bahay, nakasilip ako. Kaya nakita ko na kasalubong na nila yung babae. Haktong papasok din siya sa bahay. Tinulak siya ni Papa at sinigawan na umalis na. Umiyak ba naman yung babae at nagmakaawa na tulungan siya. Nakidnap daw kasi siya at may gustong gumahasa sa kanya. Kaya siya nakahubad. Nakatakbo lang daw siya. Doon na ako nakiusisa talaga. Lumapit na ako at nakinig sa usapan nila. Nanghihingi ng damit yung babae at sabi ni Mama, sasamahan daw nila sa police station para makapag-report. Kaso Sir Neb, ayaw ng babae kasi pulis nga raw yung may kagagawan noon sa kanya. Marami pa siyang sinabi, pero ako titig na titig lang sa katawan niya. Nagtataka kasi ako kung paano siyang nakarating sa labahan nang hindi namin nakikita o makakasalubong ni Papa. Isa pa ay bakit sa bahay pa namin siya nakarating sa paghingi ng saklolo? Eh ang daming bahay na pwede niyang madaanan. Tapos yung mga paa niya, maputik, ang haba ng kuko. Si Mama pumasok sa bahay para kumuha ng maipapahiram na damit doon sa babae. Kaso hindi na niya nahintay si Mama dahil bigla siyang tumakbo uli roon sa may labahan. Tinawag siya ni Papa, pero ang bilis niyang tumakbo. Sinundan namin siya pero laking gulat namin nung wala kaming madatnan na babae sa labahan. Sir Neb, wala siyang ibang daraanan doon. Pader na yung likod bahay namin at nakadikit pa sa pader yung mismong bahay, kaya wala siyang malulusutan. Bumalik kami ni Papa sa may harap at doon na napansin ni Papa na may kakaiba. Walang bakas ng paang maputik maliban sa mga tsinelas namin. Pero yung paa na nakayapak, wala. Takbo na ako papasok sa bahay kasi kinabahan na ako. Multo kaya yung babae? Maya-maya nakarinig kami ng maiingay sa labas. Kaya doon naman napunta sina Mama at Papa. Kita ko sa may kalsada na may mga tao na tumatakbo. Tapos nagtanong sila kila Papa. Hindi ko maintindihan yung usapan nila. Pero biglang ayaw nang tapusin ni Mama yung pagbabanlaw. Sir Neb, yun palang mga tao sa labas ay may hinahanap daw na aswang. Nakita raw na nakasiksik sa gutter ng bubong. Tapos noong may bumato ay nalaglag sa lupa at naging hubot-hubad na babae. Ang description nila ay nagmatch doon sa babae na sumulpot sa labahan. Aswang pala yun. Tapos ay kamuntik pang pumasok sa bahay namin kung hindi pa naitulak ni Papa. Ano kayang balak niyang gawin? Nakakapangilabot kung iisipin. Hindi na nga nakatapos sa pagbabanlaw ng nilalabhan sina Mama at Papa. Noon tuloy umaga ay nagmamadali talaga sila dahil nga mapuputulan na kami ng tubig. Naibalik naman yung koneksyon namin ng tubig pagkaraan ng ilang araw dahil may nagpautang kay Papa. Pero mula noon, lagi na kaming updated sa pagbabayad. Nakakatakot maabutan ng due date. Tapos ay nagmamadaling maglaba sa gabi. Baka may sumulpot uling aswang na nagpapanggap na babaeng kinidnap.
Good evening, Sir Neb. Tawagin niyo na lang po ako sa alias ko na Bulado. 24 years old na ako. Kasalukuyang nagtatrabaho sa factory dito sa Laguna. Matagal na po akong sumusubaybay sa mga channel mo. Updated ako sa mga kwento. Matagal ko na rin gustong ipadala itong karanasan namin ng pamilya ko. Pero ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataong isulat. 17 years old ako nang mangyari ito. Hindi ko alam kung maiko-consider bang horror. Pero para sa akin ay horror po dahil maaari rin itong danasin ng marami sa mga listeners nyo. Maagang nabuntis ang ate Margaret ko. 19 lang siya noon. Second year college at kumukuha ng kursong HRM. Isang araw nagulat na lang kami nang sabihin ni ate na tinakbuhan siya nung nakabuntis sa kanya. Galit na galit noon ang papa ko. Pinagbantaan pang papatayin yung lalaki kung hindi pananagutan si ate. Ang ending, walang nangyari. Umuwi sa Mindanao yung lalaki. Gusto raw noong hayop na ex ni ate na ipalaglag yung dinadala niya. Pero nagmatigas daw yung ate ko dahil gusto niyang buhayin yung bata. Kinalaunan tinanggap din naman ng maliit naming pamilya si ate. Pinatira siya sa bahay. Nung ipanganak ni ate yung baby ay tuwang-tuwa yung mga magulang ko sa una nilang apo. Ako hindi natuwa dahil alam ko na noon na ako ang pagbabantayin paminsan-minsan sa bata na nangyari naman talaga. Hindi kami mayamang pamilya, Sir Neb. Mapalad lang kami dahil yung bahay ni Lola na nanay ni Papa namin ay binigay sa kanya. Malawak naman para sa aming lima pero kung gamit ang pag-uusapan ay ang dami-dami naming kulang. Wala kaming ref at washing machine. Yung appliances lang na kapaki-pakinabang sa bahay namin ay yung tatlong electric fan. Dalawa yung lumalangit-ngit sa kalumaan at yung isa ay may stiff neck na dahil hindi na umiikot. Sa sobrang kalunos-lunos ng buhay namin noon ay sa banig lang kami nahihiga. Banig na nakalatag sa details na sahig. Ang nakakatawa nga sa panahon naming yun ay pinangarap namin ni Ate Margaret na makahiga sa malambot na kutsyon. Kaya naman nung magtrabaho ako ng part-time ay tinupad ko agad yung pangarap namin ni Ate. Dalawang kutsyon ang binili ko. Dalawang kutsyon mula sa mga lalaking naglalako. Isang kutsyon para kay Mama at Papa at isa para kay Ate at sa baby niya. Yung sa akin ay pinagpaliban ko na muna dahil pwede naman akong makihiga na lang sa kutsyon nila Ate. Dalawang araw pa lang ang lumipas matapos naming ilatag yung kutsyon ay napansin agad namin yung kamalian. Nagigising kasi kami na tadtad ng kagat ng kung anong insekto sa katawan. Kahit si Baby Mary na anak ni Ate ay may mga kagat din sa iba't ibang parte ng katawan. Ipis ang una naming pinaghinalaan. Pero sinabi ni Papa na malabong ipis dahil wala naman kaming ipis sa bahay. Malinis kasi sa bahay ang nanay ko, Sir Neb. Kinagabihan, noong patay na yung ilaw sa kabahayan, ay narinig kong panay yung iyak ni Baby Mary. Hindi nagigising si Ate, kaya nagpasya akong patahanin. Binuksan ko ngayon yung ilaw. Nung lapitan ko si Baby Mary, ay nangilabot at nangati yung katawan ko sa nakita ko. Ang daming mga surot sa bandang paanan ni Baby Mary. Yung matabang braso ng pamangkin ko ay may mga nakapatong pang surot na halos kasing laki na ng pellet gun. Halatang busog na busog sa dugo ang mga patay gutom. Nung makita ko yon ay inangat ko si Baby. Nagpulasan yung mga surot at sumuot sa singit-singit ng kutsyon. Nung iangat ko yung damit ng pamangkin ko ay may mga nakasingit pang maliliit na peste. Sa sobrang kilabot at kabang nararamdaman ko ay sinipa ako si Ate para magising. Hindi kasi tumatahan si Baby Mary kahit pa karga-karga ko na. Pagkagising ni Ate ay sinabi kong sandamakmak yung surot sa kutsyon. Tignan ka ako yung mga singit-singit dahil pinagkakagat si Mary. Nung iangat niya yung mga bahagi na pwedeng taguan ng mga surot sa kutsyon ay napasigaw yung Ate ko sa takot. Punong-puno ng itlog at mga surot yung singit ng kutsyon. Naroon yung mga peste. Nagtatago.
nag-aabang sa pag-atake sa susunod na pagtulog namin. Nagising din si na mama at papa dahil sa ingay na nilikha namin ni ate. Sinabi namin na baka marami ring surot sa kutsyon nila. Tinignan nga nila yung hinihigaan nila at nakitang sandamakmak nga rin yung surot. Si mama halos masuka-suka sa pandidiri. Noong tinitiris daw kasi ni papa yung mga surot sa kutsyon nila, ay saga ng saga na raw sa dugo. Kumakatas daw talaga at nagpapakawala ng mabahong amoy. Pagkatapos nung gabing yon, Sir Neb, nilabas namin yung mga kutsyon. Susunugin na dapat namin, pero pinigilan kami nung kapitbahay namin. Sayang naman daw, bagong bago pa. Ibigay na lang daw namin sa kanya. Siyempre tumanggi kami, sabay-sabi na punong-puno ng mga surot yung kutsyon. Pero Sir Neb, nakakapagtaka. Kasi nung chinek nung kapitbahay namin yung dalawang kutsyon, wala ni isang surot kaming nakita. Dahil doon ay napilitan na lang kaming ibigay na lang yun sa kapitbahay namin. Kinabukasan, nagising ako sa sigaw ng ate ko. Paglabas ko sa sala nangilabot talaga ako. Kasi napakaraming surot. Hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. Pero pakunti-kunti rin silang nawawala. Sumusuot kung saan-saan sa bahay namin. Pagkatapos, hindi na kami uli nakakita ng surot sa bahay. Kahit isa ay wala na kaming nakita. Para bang basta na lang kaming iniwanan sa bahay namin. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay misteryo pa rin sa akin yung nangyaring yun. Para kaming napaglaruan o ano. Minsang nag-uusap nga kami ng tatay ko ay nagbiru siya. Parang kinolekta lang yung dugo natin ah. Siguro pakawala yun nung nagbebenta ng kutsyon. Nung sinabi ng tatay ko yun, ay natigilan kami. Nagkatinginan kami ni tatay. Tapos napaisip ako, hindi na nga namin uli nakita yung mga nagbebenta ng kutsyon pagkatapos ng pangyayaring yun. Posible nga siguro yung naisip ng tatay ko. O kaya pakawala yun ng kapitbahay namin para makalibre ng kutsyon. Magandang araw sa inyo, Sir Neb, at sa inyong buong pamilya. Ako nga pala si Rohel. Ikukwento ko lang itong karanasan ko na nangyari siguro mga 4 na taon na ang nagdaan. Dati akong jeepney driver at matagal-tagal na ring nagmamaneho. Pero dahil sa bali-balitang jeepney phase out, ay huminto na rin ako at naghanap ng ibang trabaho. Sa ngayon ay driver pa rin ako, pero para na sa isang kumpanya. Sabi ko nga ay may 4 na taon na rin ang nagdaan nang mangyari itong karanasan ko sa buhay. Due date namin sa upa sa bahay, kaya mas naglalagari ako. Sanay naman akong bumiyahe ng 10 oras ng gabi, kaya wala nang kaso sa akin yung mga delikado-delikado kuno na yan. Kapag jeepney driver ka, handa ka na sa lahat ng peligro. May baon nga akong tubo, pero yung mga naging pasahero ko nung gabing yon ay 100%ng hindi iindahin kahit tubuhin sila, kaya nawalan din ng silbi yung armas ko. Hindi ko na maalala kung anong oras yon, basta hating gabi na. Pabalik na ako sa pilahan para maghintay uli ng biyahe ko nang parahin ako ng 5 kalalakihan. Hindi ko na sana papansinin, pero sa hindi malamang dahilan ay huminto ako at pinasakay sila. May dala silang tigi-isang malalaking plastic bag na kulay asul at halatang mabigat yung laman noon. Pagsakay nila ay sinabi nilang magbabayad sila ng 1 buong biyahe. Basta ihatid ko sila sa pupuntahan nila. Hindi ko ruta yung sinabi nila, kaya pinalitan ko ng karatulang service yung jeep ko para magmukhang arkilado na rin nila ako. Para din hindi masamae ng ibang driver kapag nakita nila akong bumabiyahe sa hindi kuruta. Habang nasa biyahe ay nagkukwentuhan sa 2 magkahalong dialekto yung mga lalaki
para siguro hindi ko maintindihan yung usapan nila. Kaso Sir Neb, sa Negros ako pinanganak at nagkaisip. Tumira at nag-aral din ako sa mga lola ko sa Zamboanga, kaya marunong din ako ng Chabacano. Alam ko yung mga salitang pinaghahalo nila kahit medyo nakakalito. Hindi lang ako nakikisabat dahil alam kong hindi nga nila intensyon na ipaunawa sa akin yung usapan nila. Isa pa ay tungkol sa pagpatay ang topic nila. Sir Neb, nag-uusap sila tungkol sa isang itago na lang natin sa pangalang Mario na may ibinigay raw sa kanila na lalaking may sakit. Nahihirapan na raw mag-alaga si Mario, kaya patayin na lang daw nila yung lalaki. Pinagdedebatihan pa nila kung anong sakit nung lalaki, kung ilang taon na at kung may bisyo raw ba. Sabi nung isa sa kanila ay ito na ang bahalang tumingin. Inalog-alog pa niya yung plastic at sabi ay bago raw maubos yon ay dapat may kapalit na. Kaya pagtiyagaan na lang nila yung alok ni Mario. Napapalatak yung dalawa sa kanila at napailing. Kaya sabi nung lalaking nag-volunteer na titingin sa sinasabi noong Mario, eh sila raw ang maghanap ng pagkain kung ayaw nila sa inaalok ni Mario. Ang hirap nga raw humanap ng makakain sa panahong ito dahil uso na ang kamera. Sa puntong yon, Sir Neb, ay kabado na ako dahil iba na yung kutob ko sa mga pasahero ko. Hindi ako kumikibo noon at focus lang sa pagmamaneho. Hindi nga ako nag-react noong napansin ko sa rearview mirror na nakatingin na silang lima sa akin. Pero dasal ako ng dasal sa isip ko noon. Pinigilan ko yung sarili ko na salubungin yung tingin nila sa salamin. Pero kita ko pa rin na yung isa sa kanila ay dumukot ng laman ng plastic na hawak nila. Tapos ay sinubo ang kung anumang naroon. Naririnig ko yung malabsak niyang pagnguya na parang sinasadya niya. Dahan-dahan kasi, pero malakas talaga. Malabsak yung kinakain niya at parang mamasa-masa sa pandinig ko. Huminga ako ng malalim. Tapos ay nagtanong kung saan ko sila ibababa dahil malapit na kami roon sa destinasyon na sinasabi nila. Matagal bago sila sumagot, pero maya-maya ay nagpababa na sila sa isang poste ng ilaw. Doon na lang daw sila. Tapos ay umusog yung isa papalapit sa akin. Kabado 20 na naman ako noon, pero hindi ako nagpahalata. Nagkunwari lang ako na nagsindi ng yosi, pero yung kamay ko nanginginig na. Noong pababa na yung apat, ay tsaka lang ako tumingin sa rearview mirror. Nasa likuran ko yung isa at nagbibilang ng pera. Nung mag-angat siya ng tingin sa akin, ay kamuntik na akong mapasigaw. Natawa yung lalaki at inabutan ako ng 500. Sa akin na lang daw yung sukli at pasensya na kung natakot nila ako. Hindi raw nila alam na nakakaintindi raw pala ako ng salita nila. Nagmaang-maangan pa ako noon, Sir Neb. Sabi ko wala akong alam sa usapan nila. Pero tumawa lang uli siya at nagpasalamat. Mukhang magaling naman daw akong magtago ng sikreto. Tapos ay bumaba na rin siya. Pagkababa niya ay pinaharurot ko na yung jeep at narinig ko pa silang nagtawanan. Sa isip ko noon, baka pinagtitripan nila ako. Tapos nung makarating ako sa pilahan, noon ko lang napansin na ang lansa ng jeep. Amoy karne na malapit ng mabulok. Pinalinis ko muna yon sa nagsusuelo at kahit siya ay panay ang reklamo, amoy bangkay raw. Hindi ako nakapagkwento dahil naalala ko yung huling sinabi noong lalaki na magaling daw akong magtago ng sikreto, na para bang nagbabanta siya. Nung may araw na ay umuwi ako sa amin at binigay yung pambayad sa bahay sa asawa ko. Hindi ako nakabiyahe maghapon dahil hinang-hina ako. Siguro mga ilang linggo pa bago ako nakapagkwento kay misis ng naranasan ko. Ilang linggo ring natatakot akong bumiyahe noon ng gabi dahil sa pangamba na maparauli ako noong mga lalaking yon.
Hello Sir Neb, pati na sa mga kapasta. Gusto ko lang po sanang i-share itong karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako sa warehouse ng isang kilalang mall. Peter na lang po ang itawag niyo sa akin. 35 na po ako ngayon. May tatlong anak at masayang minamahal ng magandang asawa. Isa po akong masipag na empleyado ng warehouse na yon. Ilang buwan pa lang ginagalingan ko na talaga dahil habol ko yung promotion. Madalas akong purihin ng mga bisor namin at ikumpara sa ibang empleyadong pepetix-petix. Kaya naman doon pa lang ay naaamoy ko na yung paparating na tagumpay. Sa mga kasama ko sa trabaho, may isang lumang empleyado na napapansin kong panay ang power trip sa akin. Tawagin na lang natin siyang Kuya Dagul. Mas matanda siya sa akin ng 5 taon. At balita ko siya na ang pinakamatagal doon sa warehouse. Kung hindi nga raw ako dumating doon, ay sigurado na yung promotion ni Kuya Dagul. Siya kasi yung unang napusuan ng bisor namin. Pero dahil mas mataas daw ang pinag-aralan ko, mas naging maamoy daw yung pangalan ko. Mas karapat dapat daw akong ipromote kesa kay Kuya Dagul na 2 years lang ang tinapos, sabi pa ni bisor ko. Aayawan ko sana yung promotion, Sir Neb, dahil ayaw ko na parang inaagawan ko ng pagkakataon si Kuya Dagul. Panlalamang yon sa kapwa para sa akin. Pero sinabi ng bisor ko na nilalakad niya na raw yung promotion ko. Siya raw ang bahala sa akin. Huwag ko na lang daw pansinin si Kuya Dagul kung maghinanakit man. Bago yung promotion ko ay nakainuman ko pa si Kuya Dagul. Tinapat niya ako na hindi naman daw siya galit sa akin, kundi naiinis lang. Kung hindi raw kasi ako dumating doon sa warehouse makakamit niya na sana yung promotion niyang ilang taon nang inaasam. Humingi rin siya ng tawad sa pampapower trip niya. Hindi niya na raw gagawin yon dahil malapit na akong ma-promote at nagbiro pa siyang baka gantihan ko daw. Noon ko unang beses naramdaman na mabuting tao si Kuya Dagul. Bagay na nagbago rin agad makalipas lang ang ilang buwan matapos kong ma-promote. Aware naman ako sa mga kulam, barang at kung ano-ano pang pwedeng ipataw sa kagalit. Kaya nung mapansin kong may mga itim na salagubang sa ibabaw ng kama ko, ay inisip ko agad na lumapit sa albularyo. Wala akong pinagbibintangan ng ganoon sa mga katrabaho ko. Inilihim ko sa kanila yung pang-aabala sa akin ng mga itim na salagubang. May mga araw na nagsusuka ako ng napakaitim na likido. Yung suka ko hindi mga kinain noong nagdaang gabi o araw, kundi mga itim na salagubang. Nagigising din akong masama lagi yung pakiramdam at puno ng kagat yung katawan ko. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay dumalas ang pag-absent ko sa trabaho. Ang dinadahilan ko lang magpapacheck up ako sa ospital, kahit hindi naman. Natatakot kasi akong lumala yung pambabarang sa akin. Ang totoong ginagawa ko kapag uma-absent ako ay naghahanap ako ng albularyo. Nagtatanong ako sa mga kaibigan at kakilala. May mga albularyong tumingin sa akin, pero hindi nila matanggal yung barang. Malakas daw ang gumagawa at hindi kaya ng kapangyarihan nila. Iniisip ko baka mga peking albularyo yon, dahil kailangan ko pang idetalye yung nangyayari sa akin bago nila sabihin na binabarang ako. Sabikutan ako nakahanap ng totoong albularyo. Kaya ako nasabing totoo, Sir Nebay, dahil alam niya agad yung kalagayan ko, kahit hindi pa man ako nagsasalita. Nung papasukin niya ako sa bahay nila, naglaglagan yung mga itim na salagubang na nagtatago sa katawan ko. Sinabi nung albularyo na simula pa lang yon ng panggagamot. Magtiwala lang daw ako sa kanya at aalisin niya yung barang. Katrabaho ko raw ang dumadali sa akin. Inggit daw ang dahilan. Pinadala daw yung mga salagubang para bigyan ako ng sakit sa araw-araw, para daw hindi ako makapagtrabaho ng maayos at matanggal sa trabaho. Sinabi ng albularyo kung ano ang mga kaya niyang gawin. Pinili ko yung pinakamalupit, yung ipapasa sa mambabarang
ang mga insekto nito. Konting orasyon at pausok lang ang ginawa ng albularyo. Kumalat sa bahay ng albularyo yung mga natitirang itim na salagubang na nagtatago sa katawan ko. Matapos noon ay sinabi niyang nagamot na niya ako. Tinanggal na raw niya yung barang sa akin. Hindi siya nanghingi ng kahit anong pera, pero nagbigay ako ng halagang makakaya ko. Hindi pa man nakakalabas ng bahay ng albularyo ay naramdaman kong gumaan yung pakiramdam ko. Kinabukasan ay nakabalik na ako sa trabaho. Hindi ko na ulit nakita si Kuya Dagul matapos yung pangyayaring yon. Ang sabi sa akin nung katrabaho namin na kapitbahay pala ni Kuya Dagul, nagkaroon daw siya ng malalang sakit. Nagkalat daw yung sugat sa katawan niya. Yung mukha raw ay tadtad ng sugat na parang kinagat ng napakaraming insekto. Isang magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na sa iyo, Boss Neb. Pakitago na lang ako sa pangalang Jimboy. Wala naman akong tinataguan o ano, pero natutunan ko kasi na hindi pala maganda na maraming nakakaalam ng totoong pangalan ng isang tao. Isang dahilan din siguro yan kung bakit yung mga artista ay nagtatago sa screen name. Alam nyo kasi, nagamit yung pangalan ko laban sa akin. Buong pangalan at birthday lang ay nagawa niyang bigyan ako ng sobrang perwisyo. At dyan po mag-uugat ang kwento ko. Isa po ako sa pinaka-iiwasang tao ng mga nangungutang ng motor noon. Dati kasi akong kolektor ng bayad nila. At kapag ilang beses nang hindi nakapagbayad sa tamang oras, syempre nire-repossess namin yan. Ang dami ko nang narinig na dahilan at pagmamakaawa noon. Sa umpisa nakakaawa talaga sila, dahil sabi nga ay pinanghahanap buhay yung motor at tanging pinagkukunan lang daw ng kabuhayan. Natural, hindi naman tayo sobrang samang tao para hindi madala sa pakikiusap, kaya pinagbibigyan ko. Kaya lang nagtatrabaho lang din naman ako, at kung parati akong madadala sa pakiusap ay ako naman ang malilintikan. Kung ginagamit nila sa trabaho ang motor nila, ay trabaho ko namang singilin sila. Pareho lang kaming mga naghahanap buhay. Sa dami na nga ng na-assign sa akin na singilin, ay may ilan na ring sumama ang loob sa akin. May nakaklose ako noon na kliyente, na itago na lang natin sa pangalang Jojo. Updated sa pagbabayad si Jojo, kaya laging maganda ang mood kapag singilan na. Ayokong makipaglapit sa mga kliyente para hindi ako gaanong maawa sa kanila kapag oras na nga ng singilan. Kaso itong si Jojo ay talagang yun bang tinatawag na people person? Hanggang sa ayun nga, nakakwentuhan na ng mga personal na bagay at kung ano-ano pa. Boss Neb, dumating ang puntong nalilate na sa pagbabayad si Jojo. Nakakahulog pa rin naman siya, pero hindi na kagaya ng dati na kapag dumating ako ay iaabot na lang sa akin yung bayad. Nagsimula siyang mangako ng mga petsa at araw. Okay lang kasi pagdating naman ng araw na binigay niya ay nakakahulog nga siya. Tapos pati yon ay naging imposible na sa kanya. Nakailang pangako siya at nakailang pabalik-balik ako, pero hindi na siya nakakahulog. Hanggang sa nasilip na ng kumpanya yung pagtatakip ko sa kanya, kaya binigyan nila ako ng warning. Malalagay ako sa alanganin kung patuloy kong pagbibigyan si Jojo, kaya binigyan ko na siya ng due date. Pinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon. Panay pa rin siya hingi ng palugit dahil wala raw siyang pera sa petsa na binigay ko. Hindi yata kami nagkakaintindihan noon dahil sumama yung loob niya sa akin. Pagdating ng due date niya ay hindi na ako sumama sa paniningil. Yung truck na lang ng kumpanya at ilang tauhan ang nagpunta sa kanila. SOP ang magsama ng maraming tao, dahil yung iba ay nagiging marahas kapag nire-repo ang unit. At as usual, hindi nga naging maganda ang usapan. Ayaw raw ibigay ni Jojo yung motor,
Pero eventually naman ay nakuha rin. Tuloy naman ako sa pagtatrabaho bilang kolektor. Pero makaraan ng ilang linggo ay tinubuan ako ng singaw sa dila. Hindi ko yun ininda dahil tinutubuan naman talaga ako ng singaw paminsan-minsan at kusa itong gumagaling. Pero iba yung singaw na yun. Kumalat yun sa dila ko at loob ng bibig. Hindi ako makakain at hindi rin makapagsalita. Sa umaga pagkagising ko ay hindi ko maibuka yung bibig ko dahil sa sobrang hapdi. Nagpa-check up ako noon at niresetahan ako ng over-the-counter na gamot. Pero hindi yun umubra. Tiniis kong lagyan ng tawas yung mga singaw kahit ubod talaga ng sakit, sa pag-asang yun ang magiging lunas. Pero wala talaga. Palala ng palala yung mga singaw ko hanggang sa kumalat na rin ito sa labi ko. Sabi pa ng doktor ay pati lalamunan ko raw ay meron na. Nakadextrose na ako nun dahil hindi na talaga ako makakain. Sobra ng baho ng hininga ko at nabulok pa yung ilang ngipin ko na nakadagdag pa sa sakit na nararamdaman ko. Sa totoo lang Sir Neb ay pakiramdam ko noon ay mas maginhawa pang mamatay na lang. Walang epektibong gamot sa akin kahit pa nga herbal o ano. Doon na namin naisip na baka nga kulam na ang nangyayari sa akin. May isang magaling na albularyo ang nakapagsabi na kinukulam nga ako dahil daw sa trabaho. May hindi raw ako napagbigyan kaya galit na galit ito sa akin. Pangalan at birthday ko lang daw ang ginamit. Naisip ko agad na sa singilan ang kinagalit sa akin. Yung mga naipahatak ko ang unit. At iisa lang sa kanila ang nakakaalam ng buo kong pangalan at birthday. Walang iba kundi si Jojo. Dahil siya talaga yung nakaklose ko na ultimo mga personal na bagay sa akin ay alam niya. Boss Neb, masama ang magbintang. Pero ayon sa mga kasamahan ko na siyang humatak ng motor ni Jojo, ay talagang galit na galit daw siya. At pinagtutungayaw raw ako. Sinasabi raw niya na may araw din ako sa kanya. Napagaling naman ako noong albularyo at nakarecover sa parusang binigay sa akin. Pero natakot na akong bumalik sa trabaho. Hindi ako sigurado kung si Jojo nga ang nagpakulam sa akin. Pero wala talaga akong maisip na ibang gagawa noon. Sa totoo lang ay nakakatampo. Ilang beses ko siyang pinagbigyan at inadjust ang due date para lang umayon sa kanya. Kaso ay ganoon pa ang igaganti niya sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Jojo. Pero ako ngayon ay nag-online selling na lang para mas safe kahit papano sa mga kulam-kulam na yan. Mahirap talaga yung may nagagalit sa'yo. Kapag binabalikan ko itong pangyayari sa aming pamilya, lagi kong naaalala yung isang meme sa Facebook na may tanong kung ano ang paboritong laro ng magkakamag-anak. Isa sa mga sagot doon ang hindi ko malilimutan: agawan ng lupa, na talaga namang totoo na sanhi ng gulo ng marami sa pamilyang Pilipino. May mga balita pa nga ng nagpapatayang magkakamag-anak dahil dito. Damian na lang po ang ipangalan nyo sa akin. 38 years old na ako. Stable naman at malaki ang sweldo sa trabaho, kaya wala akong pakialam sa awayan ng lupa ng mga kamag-anak ko. Recently lang po nangyari ito, kaya sariwa pa sa utak ko yung mga pangyayari. Panganay sa 5 magkakapatid ang tatay David ko. Dahil matalino, masigasig at madiskarte, ay nakapagtapos siya ng kolehiyo nang hindi humihingi ng tulong kay lolo at lola. Yung 2 sa mga kapatid ni tatay, natawagin na lang nating Tita M at Tita J, ay nakapagtapos din naman ng kolehiyo. Pero maagang nag-asawa at nabuntis, kaya hindi nagamit ang pinag-aralan. Yung 2 pang kapatid ni tatay na siyang nangangalaga at nagpapayaman sa lupa ay sina Tito Ben at Tito Manoy.
Pareho silang hindi nakapagtapos dahil sabi nila ay may kahinaan sa kukote. Kamamatay pa lang noon ni Lola, pero pinagtatalunan na nila Tita M at Tita J kung papanong hahatiin ang lupa. Sa hatian ay madalas na eechapwera yung dalawang kapatid ni tatay na magsasaka. Ang dahilan noong mga swapang kong tita ay matagal naman daw na pinakinabangan ng mga kapatid nila yung lupa. At ni isang kusing daw ay hindi sila binigyan sa kita sa pagsasaka. Natural lang daw na hindi na dapat pag-interesan ni na Tito Ben at Tito Manoy yung lupa. Kapag nangyayari ang mga ganoong pagtatalo ay yung tatay David ko ang madalas mamagitan. Siya kasi yung panganay at pinakikinggan. Sa mga pagtatalong yon ay laging kumakampi si tatay kay Tito Ben at Tito Manoy. Naniniwala kasi siyang yung dalawang kapatid niyang lalaki ang mas may kailangan sa lupa. Dahil bukod sa salat sa buhay yung mga kawawang kapatid niya, ay alam na ng mga ito kung papano mapapakinabangan yung lupain. Sa bandang huli, noong mamatay ang lolo, ay nakakatawang kay tatay pinamana ang buong lupa na naiwan. Para bang sinabi ni lolo na bahala ka na sa mga kapatid mo. Muling nagkagulo yung magkakapatid. Kung ano-anong masasakit na salita ang binato ni Tita M at Tita J kay tatay. Pero hindi niya ito dinamdam. Si Tito Manoy at Tito Ben, tahimik lang. Alam kasi nilang hindi sila pababayaan ni tatay. Alam nilang noon pa man ay wala na talagang interes si tatay doon sa lupa. Nung mag-usap-usap daw sila, ay ganito ang pinropose ni tatay na hatian sa lupa. Hahatiin sa lima yung ilang ektaryang lupain. Yung parte ni tatay ay paghahatian ni Tito Ben at Tito Manoy. Hindi pumayag yung mga babae sa pamilya nila. Luging-lugi naman daw sila kung hindi sila mababahagian ng lupa ni tatay. Pagtapos ng pag-uusap na yon, ay hindi natuloy ang planong hatian. Nagkasigawan pa silang magkakapatid at may mga nagtanim pala ng galit. Isang umaga nagising si tatay sa sunod-sunod na tawag mula sa bunsong kapatid niya na si Tito Manoy. May binalita, may bumabarang daw sa kanila ni Tito Ben na hindi agad pinaniwalaan ni tatay. Dahil sino ba namang edukado ang maniniwala sa barang, lalo pat hindi niya naman naranasan. Nagkwento pa si Tito Manoy na kapag nakahiga raw siya, nararamdaman niyang parang may mga uod at bulating gumagapang sa ilalim ng balat niya. Kapag binubuksan niya naman daw yung ilaw, ay nawawala yung pakiramdam na may gumagapang. Kay Tito Ben naman daw ay ibang karanasan. May maliliit na brown at green na tipaklong daw na lumalabas sa tenga niya at bibig. Hindi raw niya maipaliwanag kung saan nang gagaling. Ang sakit-sakit na raw dahil parang nginangat-ngat ng mga tipaklong yung kalamnan niya. Ang sabi pa ni Tito Ben ay natatakot daw siyang mamatay. Kaya awang-awa talaga sa kanya si tatay. Ang payo ni tatay ay ipatingin na sa albularyo ang nangyayari. Napilitan na siyang maniwala dahil nga sa mga nakita niya. Pero nag-alangan daw si Tito Manoy at Tito Ben. May hinala na raw kasi ang mga tito ko kung sino ang nagpabarang sa kanila. Binabalik daw kasi ng albularyo sa mambabarang o sino mang nagpabarang ang mga insekto. Baka raw ikamatay pa ng mga ito. Nung sabihin yun ni Tito Manoy at Tito Ben, ay nakaramdam daw ng kilabot ang tatay ko. Hindi niya raw kasi inaasahang gagawin yon ni Tita M at Tita J nang dahil lang sa lupa. Dahil maintindihin si tatay at naniniwalang maaayos sa mabuting usapan ang lahat, ay tinawagan niya si Tita M at Tita J. Walang paligoy-ligoy niyang sinabi na tigilan na ang pambabarang sa mga kapatid nila. Nagalit daw si Tita M at Tita J at sinabing wala raw silang alam sa sinasabi ni tatay. Wala na raw silang pakialam sa lupa. Lamunin na raw ni tatay at ng mga kapatid niya. Doon pa lang sa sagot nila tita,
ay kinutuban na si tatay. Kumpirmado na mga kapatid niya nga yung may gawa. Defensive daw kasi yung mga ito at hindi man lang nagpakita ng pag-aalala sa kalagayan ng mga nakababatang kapatid. Tatlong araw lang matapos ang pagtawag ni Tatay David kay Tita M at Tita J, ay nakaranas agad si tatay ng kakaiba sa katawan niya. Yung kwento ni Tito Manoy na parang may mga uod at bulating gumagapang sa ilalim ng balat niya ay nararanasan na ng tatay ko. Sinusubukan niyang hulihin yung mga gumagapang. Pinipisat niya yung bahagi ng balat kung saan bumabakat yung mga uod. Pero sa tuwing mahuhuli niya yung mga gumagapang sa ilalim ng balat, ay bigla raw nangangagat at umiimpis na parabang imahinasyon lang ni tatay ang nangyayari. Ang kaibahan nga lang noong nangyari kay tatay ay nanatili yung mga gumagapang kahit binubuksan niya na yung ilaw. Minsan natutukso na raw siyang gupitin o hiwain ng kutsilyo yung balat niya dahil sa sakit at pangangati. Baka sakali raw kasing lumabas doon yung mga uod at bulate. Isang araw pa pagkalipas ng unang barang kay tatay ay nangyari rin sa kanya yung nangyayari kay Tito Ben. May mga green at brown na tipaklong daw na lumalabas kung saan saang butas ng katawan ni tatay. Minsan buhay na buhay yung mga tipaklong at patalon-talon pa raw sa kwarto. Pero madalas daw ay patay na ang mga ito. Dahil sa barang na yon, Sir Neb, ay mabilis na umimpis yung katawan ni tatay. Para siyang unti-unting kinakain ng buhay ng mga tipaklong at uod. Isang beses, nakita kong lumabas yung brown na tipaklong sa bibig niya at halos masuka-suka ako nung makita kong kagatin ng maraming tipaklong yung nagnananang labi ni tatay. Nung masaksihan ko yon, ay sinabi ko kay nanay na gumawa na kami ng paraan. Tinawagan ko ngayon si Tito Manoy at Tito Ben. Kinumusta? Binalita nila na ganoon pa rin yung kalagayan nila. Hindi raw nila maasikaso yung sakahan dahil sa barang na yon. May pakiramdam daw sila na noong atakihin ng mga balang ang kanilang palayan, ay padala daw yon nung mambabarang para gutumin yung pamilya nila. Awang-awa ako sa mga tsuhin ko noon, Sir Neb. Kaya naman ako na yung gumawa ng paraan. Pinapunta ko sila Tito Manoy at Tito Ben sa bahay namin. Nagtanong ako sa mga kaibigan ko kung may kakilala silang mahusay na albularyo. Nung may magrekomenda, ay hindi ako nagdalawang isip na dalhin doon si tatay at sila Tito Manoy at Tito Ben. Nasa tapat pa lang ng pintuan ng bahay ng albularyo ay sinalubong na agad kami nung matanda. Inaasahan daw niya yung pagdating namin. Hindi pa man namin binabanggit yung karamdaman nila Tito at tatay ay sinabi agad nung albularyo yung problema. Binabarang kayo, kalmadong sinabi nung albularyo. Nagtanong pa siya kung bakit ngayon lang daw kami nagpunta. Muntik na raw kasing kunin sina Tito Manoy at tatay. Kung nahuli raw kami ng isang araw, ay baka hindi na raw nabuhay ang mga ito. Nung marinig ko yon mula sa albularyo, ay galit na galit ako. Dalawang babae raw ang nagpapabarang kila tatay. Malapit daw sa kanila. Sinabi din ng albularyo na may gusto raw kunin yung mga babae sa kanila. Tugmang-tugma yun sa dalawa kong sakim na tita. Lalong lumaki yung galit ko sa mga oras na yon. Tinanong kami nung albularyo, ano raw ba ang gusto naming mangyari? Kung ako lang, Sir Neb, gusto ko sanang ipasa sa kanila yung barang. Gusto kong maranasan nila yung hirap na dinanas ng tatay at mga tsuhin ko. Sasabihin ko na sana sa albularyo na ganoon ang gawin. Pero hinawakan ako ni tatay sa balikat. Umiling-iling siya na parang sinasabing hindi matatapos ang gulo sa lupa kung gaganti kami. Naisip ko noon na baka ayaw rin talaga ni tatay na mamatay si Tita J at Tita M nung dahil lang sa lupa.
Nakita ko rin naman sa mata nila Tito Manoy at Tito Ben na hindi nila gustong gumanti at sang-ayon din sila sa kagustuhan ni tatay. Yung mata ng mga tito ko nung time na yon, mas pagtatampo ang pinakita kesa galit sa mga sakim na kapatid. Sinabi ko sa albularyo na sila tatay na lang ang tanungin kung ano ang dapat gawin. Lumabas na ako sa bahay ng albularyo pagkatapos noon at hindi ko na narinig yung pasya nila tatay. Sir Neb, nung gumaling na si tatay, kinuwento niya sa amin ni nanay na sinabi raw niya sa albularyo na huwag nang ibalik kay Tita M at Tita J yung barang. Alisin na lang daw sa kanilang magkakapatid at kung maaari daw ay bigyan sila ng pangontra para hindi na maulit pa. Binigyan naman sila ng albularyo, pangontra raw sa kahit anong uri ng sumpa, kulam at barang. Kung kukulamin daw o babarangin uli sila tatay, ay babalik lang daw yon ng ilang ulit sa magpapagawa at may gawa. Mamalasin daw ng matindi. Kumbaga ay binigyan ng isa pang pagkakataon sila tita. Pero once na ulitin nila yon, ay hindi na sila pagbibigyan. Pero mukhang hindi sila nadala, Sir Neb. Kasi mukhang inulit nila yung pambabarang. Yung pamilya nila Tita J at Tita M ay talaga namang nagkandamalas-malas dahil nawala ng trabaho yung kanilang mga anak pati na rin yung mga asawa. Ang huling balita ko pa nga ay naghahanap na raw ng trabaho sila Tita J at Tita M dahil nabaon sila sa utang at natangayan ng pera nang dahil sa isang investment scam. Sa lupa naman ay nagdesisyon yung tatay ko na silang tatlong magkakapatid na lang ang maghati. Binibigyan ni Tito Manoy at Tito Ben ng kita paminsan-minsan si tatay, pero tinatanggihan niya lagi yung mga ito. Humihingi na lang siya ng mga gulay o palay kapag sagana yung ani. Yung hati niya naman sa lupa ay hindi niya ginalaw at kay Tito Ben at Tito Manoy niya pinapaubaya. Sabi ni tatay, kung dumating raw ang panahon na magbago ang isip nila Tita J at Tita M at hindi na masama ang ugali, ay kakausapin daw niya muli ang mga ito. Paghahatian nila ng maayos yung lupa. Tutulungan niya raw yung pamilya nila para muling makaahon sa buhay. Dahil ganoon naman daw talaga dapat ang magkakapatid. Nagtutulungan at hindi nag-aagawan sa mana. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.